Next verse, Colossians chapter 2, verse 7. Colossians chapter 2, verse 7. Ang sabi niya rito sa verse 7, manatili kayo sa kanya at isalig sa kanya ang inyong buhay. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Sa mga nagsasawa ng makarinig ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay paulit-ulit na lamang, narinig ko na yan at alam ko na yan, sasabihin ko sa inyo ngayon ang dahilan kung bakit minsan inuulit-ulit ng Diyos ang pangangaral ng kanyang salita. Para ang salita mismo ng Diyos ay magkaugat sa ating puso at kaisipan, nang sa ganon, pagdating ng mga matitinding pagsubok sa mga buhay Kristiyano meron tayo, mananatili pa rin tayong matatag sa pananampalataya natin sa Diyos! Hello. Ikalawang dahilan kung bakit minsan nauulit-ulit ang pangangaral ng salita ng Diyos, dahil napakaraming mga Kristiyano ang nagkakasakit ng tinatawag na nakalimot. Tanungin mo, ano ang preaching noon? Nakalimot. Magalit kayo sa akin, okay lang. Kaya nga ang tamang gamot sa taong nakalimot ay walang iba kundi ang gamot na ipaalala. Pero wag ka, mas maraming Kristiyano ang gustong makalimot kaysa paalalahanan sila. Totoo, paalalahanan mo, galit pa sa'yo. Kaya nga, kung sa mga oras na to, sasabihin ko, mahal ba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip? At kung sa mga oras na to, sasabihin ko, hindi yan totoo, sigurado namang magagalit at magagalit ka sa akin. At sasabihin mo sa akin, sino ako bilang pastor para sabihin na hindi mo totoong mahal ang Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa, at ng inyong buong pag-iisip? At sasabihin niyo sa akin, wala kang karapatan, pastor, na husgahan kami. Dahil unang-una sa lahat, hindi mo nakikita ang laman ng aming puso at kaisipan. Ang tanong, sino ba sa atin dito na narito ngayon ang nakakakita ng puso at kaisipan? Meron tayo. Meron? Wala, hindi ba? Wala. Tanging ang Diyos lamang ang nakakakita ng nilalaman ng puso at isipan. Meron tayo. Marahil minahal nga natin ang Diyos, pero hindi ng buong puso. Marahil minahal nga natin ang Diyos, pero hindi ng buong kaluluwa. Marahil minahal nga natin ang Diyos, pero hindi ng buong pag-iisip. At sasabihin niyo naman sa akin, bakit ko ba ipinagpipilitan yan, pastor, na hindi ko kayang mahalin ang Diyos ng aking buong puso, ng aking buong kaluluwa, at ng aking buong pag-iisip? Gusto mong malaman ang sagot? Dahil wala isa man sa bilyong-bilyong kataon na nilalang ng Diyos sa buong mundo ang nakagawa niyan. Ngayon tatanungin mo sa akin, kung hindi pala kayang gawin ito ng tao, bakit pa ipinasulat ng Diyos ang ganitong klaseng kautusan? Kung ganon, kung wala rin naman pala
sa bilyong-bilyong katao na nilalang ng Diyos sa buong mundo ang makakagawa nito. Tama? Dahil alam ng Diyos, pagdating ng takdang panahon, magagawa at magagawa lamang ito ng iisa. Iisa. Alam niyo kung sino siya? Kilala ba natin kung sino siya? Siya lang naman yung inalimura, siya lang naman yung dinuraan, siya lang naman yung sinampal, pinagbintangan ng hindi mga totoong bagay, at siya lang naman yung nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang nagmahal sa Diyos ng kanyang buong puso, ng kanyang buong kaluluwa, at ng kanyang buong pag-iisip mula bata hanggang sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Teka, Pastor! Hindi ba si Jesucristo, nung nabubuhay siya sa mundong ito, 100% tao siya? Tama? 100% si Jesucristo, nung nabubuhay sa mundong ito, tao siya. Ano ang pagkakaiba natin sa kanya, Pastor? Eh, nagawa niya nga bilang tao. Bakit ako hindi ko kayang gawin bilang tao na minahal ang Diyos ng kanyang buong puso, ng kanyang buong kaluluwa, at ng kanyang buong pag-iisip? Kung ganon, sabihin mo sa akin. Alam ninyo ang sagot? Dahil mula pagkabata hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, si Jesucristo nakadepende lamang sa Diyos. Tayo, simula ng manampalataya tayo sa Panginoon, nakakasigurado ba ang bawat isa sa atin na dumepende talaga tayo sa Diyos ng buong buhay meron tayo? Hindi, di ba? Kadalasan, kung hindi trabaho, pera, negosyo, meron tayo. Tsaka pa lamang tayo lalapit sa Diyos kapag nagkagulo-gulo na ang buhay, meron tayo. Tandaan natin itong mabuti, mga kapatid ko kay Kristo. Nung si Jesucristo ay nasa krus ng Kalbaryo, bugbog sarado, at hindi makilala ang mukha niya, ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono, tinitignan niya ang kanyang bugtong na anak. At habang tinitignan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, walang ibang nakikita ang Diyos kundi ikaw, kundi ako, na balang araw sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At nung si Jesucristo ay wala na dito at nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, at habang nakatingin siya sa atin, ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi yung mga ginawa natin, kundi yung mga ginawa ni Jesucristo. Para ka maligtas, para ako maligtas, para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan meron ka at ang kasalanan meron ako. Kaya nga, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ipagkatiwala natin kay Jesucristo ang mga buhay meron tayo, ang mga pananampalataya meron tayo, ang pag-ibig natin sa Diyos maging man sa mga kapwa meron tayo, gaya ng pag-ibig naman sa ating mga sarili. Wala sino man sa atin na narito ngayon ang makapagmamayabang na talagang minahal niya ang Diyos ng kanyang buong puso, ng kanyang buong kaluluwa, at ng kanyang buong pag-iisip.
Wala. Kahit tawagin niyo pa akong false prophet, sasabihin ko talaga sa inyo totoo, wala. Dahil sa Yesu Kristo, walang sinayang na segundo, minuto na hindi niya minahalang Diyos. Amen. Mga kapatid ko kay Yesu Kristo, malapit nang mamaalam ang gabi. Magbubukang liwayway na po. Lahat tayo masisinagan na natin ang pagsikat ng araw. At sa pagsikat ng araw, lahat tayo haharap at haharap sa Diyos. Bata man, matanda man, mayaman man, o mahirap man, lalaki at babae, lahat ho tayo haharap at haharap sa Diyos. Sapagkat walang tinatangi ang Diyos, kaya nga lahat tayo pagdating ng araw, haharap at haharap sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, may dalawang salita tayo na maririnig mula sa Kanya. At ang unang salita na maririnig natin para sa mga taong hindi maliligtas, para sa mga taong hindi magkakamit ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, para dun sa mga taong kahit ilang beses na nila narinig ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, pero hindi nila yon pinagkatiwalaan. Hindi nila doon ipinundasyon ang kanilang pag-ibig, pananampalataya sa salita ng Diyos, kundi sa mga pastor at sa ibang tao. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid ko kay Jesucristo, bilang pastor, hindi kami perpekto. May pagkakamali kami, may pagkukulang kami, at nagkakasala kami araw-araw. Kaya nga ang pinaka-head ng church na to ay walang iba kundi si Jesus Christ. At ang napakahirap sa amin mga pastor, pag nakitaan nyo kami ng mali, meron at meron dito na ayaw nang mag-attend ng church. Ang napakahirap sa amin mga pastor, pag nakitaan nyo kami ng konting pagkakamali na pwede namang ayusin, ichinichismis pa natin sa ibang church kung saan lilipat tayo. Pero kung ang member mo magkakasala, ang pastor mananalangin pa sa miyembro na sana patatagin, palakasin ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Diba? Pare-pareho naman tayong may pagkakamali at pagkukulang. Mabuti na lamang may mga pastor na naglaan ng buhay nila sa Diyos. Doon nila ipinundasyon ang kanilang pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, maging man sa ibang tao. Dahil kung wala pa, aaten tayo dito na wala ng pastor na mangangaral. Bakit? Si pastor na backslide sa miyembro. Ang pastor ay regalo ng Diyos mula sa kanyang puso. Jeremiah chapter 3 verse 15. Pinagkatiwalaan ng Diyos ang pastor na magpakain sa tupa ng mga bagay na espiritual. At si pastor naman ay ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga miyembro. Pagdating sa sinasabing pinagkatiwala si pastor sa kanyang mga miyembro, napakaraming debate pa yan. Kaya nga ang tanging maririnig natin mula sa bibig ng Diyos ay ang salitang, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Lumayas kayo sa aking harapan, kayong mapaggawa ng masasama. Mateo chapter 7 verse
23. At doon sa mga taong magkakamit ng buhay na walang hanggan mula sa piling ng Diyos, ang salitang maririnig natin sa Diyos ay ang salitang, "Well done, my good and faithful servant." Hindi ibig sabihin sa buong buhay natin sa mundong ito, kapag narinig natin ang salitang, "Well done, my good and faithful servant," bilang pastor, bilang mga membro, naging mabuting tao talaga tayo. Hindi ibig sabihin na kapag narinig natin sa Diyos ang salitang, "Well done, my good and faithful servant," hindi ibig sabihin sa buong buhay natin sa mundong ito, naging faithful pastor tayo, naging faithful member talaga tayo. Ang salitang maririnig natin mula sa Diyos o mula sa bibig ng Diyos na, "Well done, my good and faithful servant," yun ay dahil habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, meron napakabuting Diyos. Meron napaka-faithful na Diyos ang umaantabay sa atin araw-araw na pinagkatiwalaan natin na mga buhay meron tayo, pananampalataya meron tayo, at pag-ibig sa Diyos maging man sa ibang tao. Revelation chapter 21 verse 4. Mapapansin nyo dyan, sabi niya dyan, wala nang pagluha. Dahil pupunasan mismo ng Diyos sa kanyang mga kamay ang mga mata meron tayo. At dun mismo sa panahong yon, dun mo talaga mararamdaman na, "Lord, sa buong buhay ko sa mundong ito, hindi naman talaga ako naging mabuting membro eh. Hindi naman talaga ako naging mabuting pastor. Na Lord, buong buhay ko sa mundong ito, hindi naman talaga ako naging faithful na pastor eh. Hindi naman talaga ako naging faithful na member. Pero salamat, dahil may napakabuting Diyos at napaka-faithful ng Diyos ang pinagkatiwalaan natin ng mga buhay meron tayo, pananampalataya meron tayo, pag-ibig natin sa Diyos maging man sa ibang tao. Kaya nga malaya at malaya tayong papasok sa kaharian ng Diyos. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, ano nga po uli ang title natin? May 5 piso ako dito. Kakasabi ko lang kanina na ang gamot sa pagkalimot, paalala. Continue to live dependently in Him. Magpatuloy lamang tayong mabuhay sa mundong ito na nakadepende lamang sa Diyos. At malakas na palakpak mula sa napakabuting Diyos, mula sa napaka-faithful na Diyos na umaantabay sa atin araw-araw. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos! Malakas na palakpak para sa Diyos! Hallelujah! Tumayo tayong lahat. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga mensahe mo na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga o Diyos na napakabuti mo, napaka-faith mo o Diyos sa kabila ng napakarami naming pagkukulang. Lord, sa umagang ito, turuan mo kami na mamuhay sa mundong ito, O Diyos, na nakadepende lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dakilang Diyos at Holy Spirit. To God be all the glory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Amen and Amen!